kaka-showbiz, Villar Group of Companies at ABS-CBN. Tuloy na ang pagsasanib puwersa para sa isang block time agreement. Ang isa sa pinakamayamang tao ng Pilipinas na si Manny Villar ay maaaring magtapos ng block time deal sa ABS-CBN matapos na kunin ang mga mahalagang frequency nito. Gaya ng sinabi ng kanyang matagal ng kaibigan at columnist ng Philippine Star na si Buchanco, na magiging practical para kay Villar ang kanyang kaklase sa University of the Philippines Diliman na magkaroon ng block time arrangement sa ABS-CBN dahil mahirap bumuo ng network mula sa simula. Ang pabor sa ABS-CBN ay kakayanan nitong gumawa ng content na nagbebenta dito at sa ibang bansa. Ang content ay hari sa kapaligiran ng digital media ngayon at isa itong lakas na wala sa mga mayroon na ngayong mga franchise at frequency. Pati ang kakayahan ng GMA7 ay limitado, sabi ni Chanco. Ito ay isang bagay na malalaman ng kaibigan ko si Manny V sa lalong madaling panahon. The pragmatic businessman that Manny is, I am not running out of the possibility that he will seek a block time arrangement with ABS-CBN for content, dagdag ng kolumnista. Sinabi ni Chanco na may chismis na gusto ni Villar na matulungan ng ABS-CBN ang kanyang anak na si Mark, isang senatorial aspirant kapag siya ay tumakbo bilang pangulo 6 na taon mula ngayon. His unsolicited advice, knowing Manny, I imagine he can easily buy talent even from among the unemployed folks at ABS-CBN. From my years in the business and with ABS-CBN, I can tell him that it will take more than 6 years to develop a team that works as well as ABS-CBN has all these years. Manny Villar's Media Company, binigyan ng provisional authority na gamitin ng frequency na Channel 2 at Channel 16 na dating ginagamit ng ABS-CBN at ABS-CBN Sports and Action. Sa inilabas na report ng billionaire website, ay ibinunyag nila na pinagkalooban ng NTC ang Advanced Media Broadcasting System (INC) ng provisional authority upang gamitin ang naturang mga frequency. Dagdag impormasyon pa ng bilyonaryo na mayroon di umanong backer si Villar sa Malacanang, dahilan upang ma-secure ang naturang provisional authority na may duration na 18 months. Sa naturang authority ay binibigyang karapatan ng Advanced Media Broadcasting na magpatayo ng transmitter, gamitin at magsagawa na ng test broadcast mula sa mga frequency na nabanggit. Maalala na noong 2020, hindi pinagkalooban ng Kongreso na muling makapag-operate sa free TV ang ABS-CBN. Sa kabila nito, patuloy pa rin namamayagpag ang ABS-CBN sa online platform. Sa ngayon ay may 38 million subscribers na ang kapamilya. Ang ABS-CBN Entertainment YouTube channel naman ay isang taon ng nangungunang YouTube channel sa buong Southeast Asia. Top 40 naman ang most viewed YouTube channel sa buong mundo na mayroong 45.2 billion lifetime views. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinyon. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.